guys! Good afternoon! Nakita ko lang kasi itong isang interview ni Len Silawan. First question! Magkano ang bayad sa inyo? Second question, sino kang magpakabayani para kuno sa mga Pilipinas, sa Pilipino ang ginagawa mo? Hinihingi ba namin ng tulong mo? Huwag mo kami idadama sa kagaguhan mo. Kung gusto mo makipaglaban, ikaw na lang mag-isa. No? Kung gusto mo kung ano yung prinsipyo na sinasabi mo, huwag mo na kami damay. Bakit mo kami dinadamay? Diba? Kapal mo ah. Damay mo pa kami. Huwag mo kayong dadamay dyan sa prinsipyo na sinasabi mo na yan. Prinsipyo. Samantalang nung una, pinaglalaban mo lang. Lata ng, ano yun? Nakakahiya yung pinaglalaban mo, lata ng sardinas, yung papel. Bakit kukwestiyonin mo yun? Mas matalino ka ba sa kanila para questionin yun? Ha? Sabihin mo nga sa akin. Siyempre alam na nila, bago nila intinda yun, bago nila gawin yung mga bagay na yun, alam na nila kung ano yung kukuning materialis. Sa tagal pa naman nila yun ginagawa. Face mask nga, nagagawa nila ng paraan kung saan kunin yung materialis eh. Diba? Lata pa kaya ng sardinas at saka label. Ang babaw mo, ang babaw ng pinaglalaban mo. Tapos ano yung sabi mo rito? Naninindigan ka at ipinaglalaban ang bansang ang sambayan ng Pilipino. Interview ng Rappler. Ito yung interview ng Rappler eh. Tsaka yung mga binabasa mo. Yung mga binabasa mo dyan sa interview mo. Halata eh. Diyos ko. Tingnan mo nga yung panga mo dito. Gusto mo ba ito? Sobra yung sa akin. Bibigay ko sa'yo. Tapos, alam mo, gobyerno nga eh. Sabi mo nga, sinusweldohan ng mamamayan para maglingkod sa bayan. Ikaw pa? Imposible na magsalita ng ganyan na walang nagbabayad sa'yo. Diba? Imposible. Tsaka, ilang araw niya yung ginawa? Yung interview na yan. Ilang araw niyo inedit? Ilang araw niyo pinag-isipan? At ilang araw niyo sinulat? Diba? Kasi, kada tanong may sagot ka agad. Handa! Handang-handa yung interview. No? Nakakainis. Masyado kayong mag-manipulate. Tsaka bago ka magsasalita ng English, palambutin mo yung dila mo. No? Palambutin mo yung dila. Kasi, baloktot eh. Ano yun? Fake? Ano? Fake news ba? Fake news? Diyos ko Lord. Magkakalat ng fake news? Di ba ikaw nagkakalat ng fake news? Kasi, pwede naman mag-express ng gusto mong i-express talaga sa sarili mo. Pero huwag ka man dadamay. Then, ini-express mo yung sarili mo para sa mamayang Pilipino. Sino ka? Nihingi ba namin yun? Nihingi ba namin yung sinasabi mong i-express para sa bansang Pilipinas? Parang wala kami hinihingi. Tsaka bakit namin sa'yo hingiin? Sabi mo nga, hamak ka lang na Pilipino, di ba? Di pa ba yung sabi dito? 30 minutes kasi ito eh. I-re-record ko sana eh. Kaso lang, masyadong mahaba. Nakakairita yung mga sinasagot mo. Huwag ka masyadong magpakabayani. Diba? Si Rizal, alam mo kung gusto mo maging bayani, isa lang gawin mo. Magpabaril ka. Huwag sa luneta. Si Rizal na kasi doon. Huwag na rin sa monumento. Doon ka sa sa mas maganda, mas modern, di ba? Ikaw nga daw yung modern bayani. Doon ka sa may para mas maganda doon ka sa gitna ng Mall of Asia.
yung Mall of Asia, dun sa may gitnan sa dagat, dun ka babarilin para diretso ka sa dagat. Kami pa-deport ng Department of Labor and Employment pabalik dito sa Pilipinas, pero hinarang ito ng Taiwan. So ngayong araw, aalamin natin mismo sa kanya manggagaling ang kanyang kwento. Magandang araw, Lynn. Magandang araw rin ho sa iyo at magandang araw sa taga-subaybay ng inyong programa. Okay. Simulan natin dun sa unang pinuntahan kayo ng mga taga-labor office natin sa inyong pinagtatrabahuhan. So sa madaling... Tsaka pag nag-i-interview kayo, ano yung Star Talk? Di ba? May take 1, take 2, take 3. Talagang handang-handa eh, di ba? Handang-handa kayo sa area, handang-handa kayo sa mga speech, handa kayo kung ano yung ibabato yung question sa next question, di ba? Ano yung sinabi nila sa inyo? Ano yung sinabi nilang kasalanan ninyo at ano raw ang kinailangan yung gawin? Tapos sabi mo, natakot ka? Parang may pangbabanta na tinatakot ka ng government, ng MECO, ay ng broker mo? Sa kapal na mukha mong yan, natakot ka pa pala. Diba? Naka... Ay... Nung time na yun na pumunta sila dito, yun ho ay Friday, April 17. Yun ho ay nais ho talaga nilang buhin ang sabihin sa akin. Tatanong ka kung bakit... Kung bakit... nagagalit ang mga OFWs at saka mga taong bayan. Oh, diba tinawag mo kami inutil? Tinawag mo kami bobo? Eh, ano ka ngayon? Ito lang masasabi ko sa'yo, Lindsay Lawan. One of these days, ano ka din, iiyak ka. Pagtapos mong umiyak, yung mga naghahawak sa'yo, kung ano may mga nagbabayad sa'yo, kung meron man, pustahan tayo, kakanta mo yan. Itaga mo sa bato. Tsaka itaga mo sa bato, Lindsay Lawan. Itaga mo talaga sa bato. Ikaw, hindi uunlad yung buhay mo sa ginagawa mo. Imagine, kaya mo ipagkalulo ang kaluluwa mo para lang sa pera. Posible eh. Posible wala nagbabayad sa'yo. Diba? Pagkakitaan niyo pa ang social media. Go lang. Pagkakitaan niyo mabuti. Diyan kayo masaya, di ba? Disportanta ka. Nakakatawa lang sa inyo, no? Talagang handang-handa yung mga sasabihin niyo. Imagine, simpleng taong katulad mo na ngarap mo yung rich. Gusto mo yung rich kaagad na biglang sikat, yung biglang boom. Yun talagang gusto mo na to the highest level agad. Imagine mo yun eh, yung mga ganun bagay. Yung mga tao pa palang ganun. Alam mo, ang pagyama at saka pag-isikat, kailangan step by step process. Diba? Hindi yung kailangan mo magbura ng isang tao. Hindi mo ipagkakalulo ang kaluluwa mo para lang maging isang tanyag, mag-isang bayani. Bayani pala gusto mo gawin eh. Sana nagpabaril ka sa Rizal Park. Diba? Sabihin mo, mahal mo ang inang bayan. Wow! Oh, what a fucking words. Diba? Mamahalin mo ang inang bayan na walang magbabayad sa'yo. Natural, mahalin natin ang ating bayan. Huwag mo kami isasama sa prinsipyo na sinasabi mo. Dahil nakakahiya yung prinsipyo na meron ka. Ang prinsipyo ng isang mamamayang Pilipino, yun, makakain lang. Karapat din siguro ipagsigawan yun na maraming nagugutom. Pero hindi namin kailangan ng sigaw mo. May sarili kaming mga bibig. Hindi mo kami kailangan ipaglaban. Diba? Kung kinakapitan mo kami dahil sabi mo supporters mo kami,
yung mga supporters mong tanga. Sila yung tanga, sila yung bobo, sila yung mangmang. Sila walang pinag-aralan. Sila yung mga, sila yung sinasabi mga supporters. Bitter lang kasi kayo. Kahit anong gawin nyo, ang nakaupo pa rin si Pangulong Duterte. Kahit mag-ngak-ngak kayo dyan. Kahit nyo, asarin nyo kami mga tides. No way. Our president is the best president of the whole world. Kahit mag-ngak-ngak niya kami, wala kaming pakialam sa inyo. Diba? Ano ba sinabi ng mga gusto nyo iupo? Sige nga, pera-pera lang kayo eh. Kami hindi namin kailangan ng pera. Hindi namin kailangan magbayad ng tao para lang sumagot sa inyo. Tulad namin, hindi naman kami binabayaran ng 30. Diba? Hindi namin kailangan ng bayad. Hindi namin kailangan pera. Kasi yun yung prinsipyo namin. Hindi binabayaran yung prinsipyo namin. Hindi katulad nyo. Alam mo yun? Yun talaga, we stand our president. Yun ang tinatawag na totoong adhikain. Yun ang tinatawag na totoong pagmamahal sa inyong bayan. Hindi namin kailangan manira. Hindi namin kailangan murahin ang vice president, ang presidente, ang mayor. Wala kaming kailangan murahin. Pero ikaw po, tsaka, dapat kang murahin kasi bayaran ka. Para lang kumita, para lang sumikat. Para kang ano, para kang demonyo isinangla sa impyerno ang kaluluwa. Kung yung babaeng sinangla sa impyerno ang kaluluwa, magkapera lang. Kampera. Diba? Lalabanan mo pa lahat? Yan ang sinasabi mong adhikain? Anong klaseng NPA ka? Gumawa ka ng sarili mong hakbang? Na nakakatawa ka. Ikaw yung pinaka nakakatawang tao sa balat ng lupa. Kaya wag mo kami isinasama sa paglalaban mo kasi kinahihiya ka ng bawat Pilipino. Diba? Tandaan mo yun, kinahihiya ka ng bawat Pilipino. Wala kang dapat sabihin na nakikipaglaban ka para sa prinsipyo namin, para makalakain kami. Alam mo kung ano ipaglaban mo? Ha? Magkaroon ng pagkain, tsaka lagyan ng tabayang pisngi mo. Pakto ka. Gusto mo pala may kalaban? Ayaw mo ng tahimik na buhay? Nananahimik ka, di ba? Nananahimik yung buhay mo, ginugulo mo. Hindi ka nalang magtrabaho dyan. Hindi ka nalang magkuskus ng kubeta dyan. No? Pero pasalamat sa iyo dahil sa inyo. Dahil sa inyo, may content kami. Yun ang pinapasalamat namin. Alam mo kung hindi naman kami inis sa inyo totally eh. Tuwan-tuwa kami sa inyo. Dahil sa inyo, sumisikat din kami. Diba? Thank you very, very much for that. Kaya tuwan-tuwa kami sa inyo. Kaya, ito sabihin mo sa mga supporters mo, hindi kami bobo, hindi kami tanga. Kayo yung bobo at tanga bayaran. Diba? Daig yung pokpok. Sa inyo parang pangkapi lang okay na, pangload lang okay na. What the fuck? So, yun lang guys. Sana makarating sa inyo yung mga sinasabi ko. Sana makarating sa inyo. Good morning, Pilipinas. Good morning, the 13-yens. Maraming salamat sa ng aking taga-subaybay. Sa mga aking loyal viewers, maraming salamat po. Ito yung dapat ituloy natin adhikain, yung paglaban sa mga katulad mong Pilipino. Hindi ka dapat na i-deport, dito ka na lang. Huwag na huwag kang uuwi ng Pilipinas. Kasi nakakahiya ka. Baka tumutong-tong ka palang sa aeroplano, napakayabang mo. Napakayabang mo, pero mark my word, one of these days, luluha ka ng dugo. Ikakanta mo yan, sinasabi mo, adhikain mo. Visit ka. So guys, sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel. Click the tiny bell para sigurado kayo updated sa aking mga video. Bagong gising ako guys eh, kaya wala akong tulog, kaya ganito yung boses ko.
Maraming maraming salamat. Bye-bye.